Oh, ayan mga kalokotoy, no. So, sa mga nangingin ng update dito kay Phantom Tint, Ceramic Tint, na pinagabit ko dito sa Aguinaldo Highway, dito papuntang Bacoor, pagaling kayo dito sa no, Binakayan, yan. So, actually maganda yung tint. Ang problema mo lang, kapag baguhan ka, maninibago ka kasi pag sumikat yung araw dito, di ba? Facing sa'yo yung mismong araw, magiging kulay malabo o blurred yung mismong tint dito sa window tint ng harap. So, ang gagawin nyo, mag-a-adjust kayo ngayon sa inyong driving habit. So, ngayon, nakapark ako kaya wala tayong seatbelt, no? So, nakapark naman tayo. Ayan, kung titignan nyo yan dito, na parang, sa camera kasi malinaw, pero pag titignan nyo talaga yan dito sa sinag ng araw, kung titignan nyo yung reflection, ayan, medyo semi-blurred pa yan. Pero kapag yung, kunyari, country road crossing kayo, kunyari, pupunta kayong probinsya, tapos tirik yung araw, papunta rito, maninibago kayo kasi magiging blurred siya. In the end, nasa-serve niya yung purpose. Why? Kasi, sa dati kong tint na sirana na 3M na nagtumagal ng 6 years, pag hinawakan mo yung dito, ito actually ito, mainit. Mainit siya, no? Mainit yung mismong salamin. Ito, ito, yan. Mainit yan. Pero, kapag hinawakan mo yung dito, hindi ka mapapaso, or kahit ibabad mo yun dito, hindi ka mainitan. Kahit yung skin mo, yan, hindi ka mainitan. Ang problem lang natin, kapag nagpa-park kayo, or may mga reflection, nagiging blurred talaga. Paikot sa akin. So mamaya papakita ko sa inyo kung sakaling may ano. Ito kasi hindi siya direct hit eh, kaya hindi ganun ka-blurred. So kung titignan nyo siya, ito medyo clear pa yan, no? Mamaya papakita ko sa inyo. Pero kung yung heat rejection ang usapin, eh gumagana, nasa-serve niya yung purpose. Kasi yung aircon ko, ayan, naka, kung makikita nyo yung aircon lower ko, naka-right yan sa akin, papunta yan sa gitna. So dapat mainit ito, itong side panel, pero hindi ho siya mainit. Pero yung ito, ito lintik mainit yung salamin. Parang na-absorb talaga nung tint yung init. Pero kung ito, wala, hindi ako mapapaso. So, hindi ako magsisinungaling kasi hindi naman po ako bayad ni Phantom Ceramic Tint, no? Honest review lang to. Kung sabihin kong pangit siya, pero actually kasi sa usaping heat rejection, okay siya talaga. Nasa-serve niya yung purpose. Ayan, kung makikita nyo yung dito, sa ating, ayan, ayun, kung nakikita nyo, medyo may pagka-blurred. So, maninibago kayo, lalong-lalo na pag unang sakay nyo, first 1 week nyo, first 3 days nyo, maninibago kayo kasi parang may grado talaga yung salamin, naninilaw. Ayan, yan pa yung concern ko nung kinabit ko nun. Dapat may matnog kami nun eh. Yun nga lang, nung kinabit na yung tint, hindi ako nasabihan na meron na pala siyang naninilaw yung mismong tint. Pero habang tumatagal, kagaya ngayon, parang nakaisang buwan yata, 2 buwan, umukay naman na yung tint, hindi na naninilaw, or baka nasanay na ako sa mismong tint. And then ito pa, ngayon kasi ang ginawa nila kuya dito is pinatong nila yung mismong RFID ko dito. So pinatungan lang nila, pinatong nila. So yung auto sweep ko is readable, walang problema si auto sweep sa mga S-Lex, Skyway, wala tayong problema. Pero pagdating dito sa Cavitex, tapos sa Norte, hindi talaga nire-read yung pang ano natin, mga Cavitex, ayan. Hindi yan binabasa. Pang mga Norte, hindi siya binabasa. Ang ginagawa ko, tinatap ko na agad yung mismong card dun sa pader ng ano, sa reading nila ng card dun sa may boot. Yan lang ang aking, ano, ang concern ko dun sa isa, mahina. Pero hindi nakasalanan ng tint yun. Yung sensor na siguro. Yun ang aking opinion, ha? Walang magagalit sa akin. Yun ang aking opinion. Kasi sa South, ito si San Miguel, walang problema. Pero itong isa, wala. As in, wala talaga. Lagi ako nagbubukas ng pinto. Nasanay na nga ako. Pag dumarating ako sa boot, naka-rolls up na agad yung aking passenger. Ayan. So, ayan, oh. Hindi yan mainit. Ayan. Pero pag hinawakan mo itong pader, ay yung salamin ko direct, mainit talaga. Kahit ito, ito itong windshield, sobrang init. Hawakan ko dito, hindi siya ganun, mainit pero hindi siya ganun kainit. Yun ang bunso. Ayan, kung titignan nyo, blurred na yan siya, blurred na.
mamaya. Kasi mukha nang minagano. Basta nakaharap na siya. Blurred na yan siya. So ngayon, kung titignan nyo dito, hindi kasi talaga kita eh. Pero semi-blurred na yan. Malinaw lang yung camera ng Infinix na semi-blurred na siya. So ngayon, actually, hindi naman siya blurred eh. Parang ano lang, parang medyo bluish. Oh, parang bluish, ganon. So, yun yung tinatawag nila na parang hindi ka masisilaw. Pero which is okay naman kasi sa It's Times Go By, masasanay na kayo sa tint eh. Which is okay naman na. Yun nga lang, nasa sa inyo kung masasanay kayo. Yun lang talaga, nung unang-unang pagbili ko kay Phantom Tint, hindi lang ako na-orient na may mga ganong adverse effect pala or side effect yung tint. Ayan, kung titignan nyo yan dito, ayun o. Nagbo-bluish. Nung una, mas maano pa siya, mas bluish pa siya. Oo, nung unang-una. Hindi pa kapit na kapit. Pinunasan pa namin ng tissue na may tubig, ganun. Mahirap si Phantom Tint. Nakapinigad sa init. At, kasi nung kinabit ko to, magdi-December. So, kulimlim, malamig, walang init. So ngayon, bilad na siya, parang natunaw na. Yun yung sinasabi ko sa inyo kapag tirik yung araw. Kung titignan nyo mabuti, may pagka-bluish lang siya. Pero masasanay din kayo kasi parang yung heat rejection niya or yun yung safety or yung features ng tint na hindi talaga mainit na loob. Kahit ibilad mo dito sa arawan. Pero naglalagay pa rin ako nito. So, ayan siya, no? So, pag mainit, hindi ganong kita yung loob kasi dark yung loob. Ayan, hindi siya makikita. Ito, dark talaga yan. Ito may pagkakita din dito. Medyo. Pero okay lang. Kasi mahirap din yung sobrang dilim sa gabi. Yung harap, kikita kasi hindi naman ganun kainit. Kasi lalong kasi ako ng puno yung kotse. Expressway. Dito sa papuntang Tagaytay. Ito, pabalik na kami. Pamamplasan exit na. So gamit, ito yung sinasabi nila sa Phantom Tint. So tignan natin kung papasaba sa dito sa kanilang toll booth. Okay. Pumasa. So may problema yung cabin hex. Doon na may diferensya. So ayan, okay naman dito sa paggaling kang Tagaytay yung bagong expressway, yung Calax. So yung Calax ang medyo okay. 27, 2022, ganap na 7:53 ng gabi. Okay, so pupunta tayo ngayon, no? Pupunta tayo dito sa linya ng truck and buses. Ayan, no? RFID. Violation included. Bakit? Processing. Upang mabuksan nyo yan, gagamitin nyo yung card. O, diba? Hindi nababasa dito. Kasi yung sensor nila dito ay sinauna pa yata. At sinisipan nila ang tint ko. Bakit naman yung ibang expressway is okay. So, actually, sa sinisisi nila yung tint ko. Sige, sisihin ang tint, pero sa Calax kasi. Oh, sa Calax kasi hindi. Sa iba, sa Norte, ganito din ang sistema ko noon nung nag-anda kami. O, ayan. Titignan nyo, tagos yung tumatagos yung kulay kasi yung harap ko, pati itong likod ko ganun din eh, super black tagos.